Problema talaga ng mga CPA ito. At ang problemang to ay nanggaling, nagumpisa sa mga taxpayers. Hindi ko maintindihan, napakasimple lang ng problem. Create kasi ang mga CPAs para tulungan ng gobyerno. At the same time, tulungan din ang mga taxpayers. Pero hindi ganun ang nagiging kalakaran ngayon, kung hindi ang mga CPAs, kahit na yung malalaking firm, okay? Kung mapapansin nyo, yung malalaking firm, hindi tumatanggap ng mga losing, sabi nila, losing cases. Pero, mapapansin nyo yung malalaking CPA firms, meron silang mga maliliit na CPA firm or individual CPA na pinapipirma doon sa financial statement na questionable taxpayer. Pag-usapan natin sa araw na to yung trouble ng mga CPA. Ano ba penalty at ano ang kakahantungan ng ganitong practice? Alam na to 100 years ago, alam na eh, pero bakit hindi ini-impose? Namimili sila sa pag-i-impose ng batas eh. So ang papakita ko sa inyo mga ka-taxpayer kung minamahal, dalawang letters. Kung mapapansin nyo, galing yan isang CPA yung kine-question. Sabi dito, bakit ka nag-issue? Yun ang tinatanong eh. Bakit ka nag-issue ng unqualified opinion na walang laman yung libro? Yun yung kwento eh. Nag-audit yung CPA at pagkatapos, nag-issue ng unqualified opinion. Pag sinabi natin ang qualified opinion, ibig sabihin nun, wala siyang nakitang problem doon sa records at representation ng taxpayer. Unang-una, mga bossing ko, gusto ko mailaman ninyo, mga nakikinig ko, taga-subaybay at taga-suri. Kapag walang laman ang libro, mali na kagad ang financial statement. Yan. Or financial statements. Kasi limang klase yung financial statement. So, ito yung isa. I-post nyo na lang para makita ninyo. Ito yung pangalawang letter. Ganun din. Okay. Walang laman yung books of accounts. Ayan na sabi oh. No entries yung books of accounts. Dito din, walang entry yung books of accounts. Okay. Scrutiny revealed that no entries sa books of accounts. Bababa ako. No entries. Ngayon, ano ang penalty? Unang-una, ano ba dapat na i-audit ng CPA? Maliwanag dito sa Revenue Memorandum 7-2015. Failure to have books of accounts audited. Ayun, no? And have financial statement attached to the tax return by independent certified by independent CPA duly accredited by the BIR. So dalawang beses yung mangyayari. Inuutusan yung CPA at inuutusan yung taxpayer na ikaw taxpayer, ipa-audit mo sa CPA yung books of accounts mo. Yun ang sabi. Pagkatapos mong ipa-audit, ikaw CPA, mag-issue ka ng certified financial statement. Eh saan galing yung certified financial statement? Eh di sa books of accounts. Oh. So kung walang books of accounts yung taxpayer, maliwanag na sinasabi dito, ha, pwede siyang makulong ng 6 na buwan or magmulta, pinakamalaking multa is 25,000. Maliit na halaga, pero ito ay signal na may problema yung taxpayer at may problema yung CPA na nag-issue ng financial statement certified, walang laman yung libro. So, ang trabaho ko kasi, kaya ko sinasabi to, iwasan nyo mga ganitong sitwasyon. Lagyan nyo ng laman yung inyong books of accounts. Ang sabi ng batas, accurate and complete. True, accurate and complete. Tandaan mo yun. True, accurate, complete. TAC. So, gumawa ho ako ng program, resibo.ph, na may true, accurate and complete na entry. Oh, syempre kayo gagawa ng entry sa libro nyo. E ano naman na magiging parusa sa isang CPA? Ang kategorya ho niyan ay nasa Section A ng 257
willful falsification ho yan ng report. Bakit? Paano ka nakagawa ng financial statements nang walang laman ng libro? Kasi, ino-audit mo yung representation. Paano mo i-audit yung unexisting? Nakakabasa ka ba ng blank? O katulad nung nasa likuran ko, yung kulay puti. May nababasa ba kayo dyan? Wala! Kasi walang nakasulat. O paano ka gagawa ng report sa isang walang nakasulat? Diba? Malinis. O, unless, nakakabasa ka ng mga unwritten words. O, katulad ng feelings. Naramdaman ko eh. Ayun, naramdaman niya. Nabasa mo ba? Naramdaman ko sa pamagitan ng pagbabasa. Ang galing mo, sir. Nakakabasa ka ng unwritten words. Ayun. Pero hindi na-accept puro yun ng batas natin eh. Ang batas natin kailangan evidence. Eh, saan ang evidence mo? Books of accounts. Na magre-resulta, ang end result is yung financial statements. So, pwede hong makulong, sabi rito, hindi pwedeng i-compromise. Kawawa naman yung mga CPA. Ito yung trouble ng mga CPA. Hindi mga CPA kung minamahal, ako po yung CPA din, ang inyong lingkod, tax specialista, ay sa isang CPA din. Hindi nyo pwedeng i-compromise yung kasalanan ninyo na hindi nyo in-audit yung books of accounts ni hindi nyo sinabi sa BIR na walang laman yung books of accounts sa inyong report. Yun lang naman na makakatulong sa inyo. So, pwede ho kayong ikulong, mga CPA kung minamahal, 6 years per count. So, kung meron kayong 10 kliyente o, na walang laman yung libro at nag-issue kayo ng financial statement, 60 years ho kayong makukulong, mga CPA kung minamahal. So, ngayon, iniinagahanap po ako ng mga business partners. Magkakaroon ho tayo ng bookkeeping. Ito ho yung gagamitin natin. BIR registered ho yan. BIR approved ho yan. I-release ko ho yan by next month. 50 pesos lang ho per day starting. So, nag-a-accept ho tayo ng client at nag-a-accept din ho tayo ng mga bookkeeping. Ayan ho, bookkeeping. So, under ho kayo ng tax specialista bookkeeping, turuan ko ho kayong mag-bookkeep at para kumita ho kayo ng 50 pesos a day. So, with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, panoorin nyo yung mga susunod kong video. Peace and happiness be with you for life. See you later.